Hey guys, it's me KC and welcome back to my channel. So for today's video, i-explain ko sa inyo kung paano nga ba gamitin itong diamond painting and kung ano-ano nga ba yung uses ng mga gamit na tulad nito at mga kung ano-ano pa. So this diamond painting set is from Diamond Painting PH. So ito yung kanilang logo, ayan. And binigay nila to sa akin as a gift. Hindi ko alam kung bakit pero kinikilig ako kasi nakikita ko na to sa TikTok before. Kaya nung nalaman kong ganun, ang saya-saya ko kasi ang satisfying niyang panoorin. And ngayon, magagawa ko na yung satisfying na yun. So this is the canvas and ang details nito, ayan, nakikita nyo, rose yung nakuha kong design. And this is 30 by 40. Ayan, 30 by 40. Tapos, portrait yung style niya. Available din to sa mga landscape and marami pang other designs na available. And nagko-customize din sila if you guys want to do a customized canvas or if you want to ask for a customized canvas, pwede nyo silang i-PM. Sobrang mura lang ng kanilang rates. Yung mga kasama ng canvas is unang-una itong kanyang mga diamond. Ayan, nakalagay siya sa ganito. Meron din tayong mga pens, different pen. Meron din tayong non-slip mat or anti-slip mat. Mga wax para sa ating pen. Ayan, may mga plates tayo. Meron tayong tatlong set ng plate dito. Another thing is itong kanilang palette. Hindi ko alam kung tama bang palette yung tawag dito, pero palette yung tawag ko sa kanya. Tapos, itong kanilang roller. Ayan, i-explain ko sa inyo mga CZ kung ano-ano nga ba ang uses nito. So, unahin muna natin itong canvas. Alam nyo na itong canvas. Ito yung itsura niya. So, ayan, portrait. Tapos, meron siyang ganyan. Sa ilalim, may nakalagay na details kung paano siya gamitin. Ito yung pinaka-picture. Tapos, sa taas, nakalagay yung DIY. Ayan, diamond painting. Tapos dito sa gilid is yung code niya kung paano nyo gagawin yung mismong diamond painting. And mga sis, kung nakikita nyo sa close-up, meron tayong mga letter at iba't ibang number. Yan yung code na sinasabi ko. Tapos ito yung code na titignan natin para magawa natin to. So syempre, para masundan natin yung code, itong mga diamonds niya ay meron ding code na nakalagay. Dito sa set na to, medyo mahirap siya kasi may 18 colors tayo na available. At ito yung itsura niya pag nabuksan na. So, kung makikita nyo mga CZ, itong packaging niya is merong number. Tapos, meron pang number dito at mga letter-letter. Kasi mga CZ, itong number na to ay nakaka-coordinate siya dito sa code natin dito sa pinaka-canvas. So, kung makikita nyo, may 152 dito. Dahil ito ay may 152 din. So, yung number 1 is letter F152. Ayan, 152, 152. Yun yung magiging guide natin para mas madali natin siya or para mas malaman natin kung saan natin ilalagay yung mga diamonds na to. Second one is itong kanilang palette na sinasabi ko. Kung makikita nyo mga sis, meron siyang number-number na nilagay ko. Ayan. So mga sis, kung makikita nyo, ayan, meron siyang number kasi nilagyan ko siya ng number. Tulad nung sinabi ko kanina, yung number 1 is 152. Ayan yung nakalagay naman dito. Dito kasi natin ilalagay mga sis yung diamond para hindi magkalat-kalat yung ating mga diamonds. Mas okay kapag ka ginamitan nyo siya ng ganun. Ang ginamit ko dito is photo paper, tapos nilagyan ko lang siya ng double adhesive kesa yung mga pencil pen or felt tip pen. Kasi yung mga felt tip pen, mga sharpie and whatsoever, is nagpe-fade siya, tapos dumidikit siya sa kamay natin kapag nahawakan. So, ang ginawa ko is ganito na lang. So, number 3 is yung pen. Meron tayo iba't ibang pen dito. Unahin muna natin itong pinaka-basic, which is yung one side. Ito yung itsura niya. Isang diamond lang ang pwedeng makuha nito, tapos sa kabila walang nakalagay. The next one is ganito naman, isa dito, tapos dalawa naman dito, or tatlo yata, ang pwede dito sa kabila, kasi ganyan siya kalapad. Yan, kung makikita nyo. Next one is isa, then apat or five, hindi ko alam kung ilan ang pwede dito. The next one is ito, tapos ganyan. So, palaki ng palaki. And then, itong huli, itong orange, is parehas silang malaki. So, parehas marami ang pwedeng makuha nito, mga sis. Para, if ever na may magkakadikit na color, mas madali nyo siyang mailagay.
So ngayon, kung nagtataka kayo kung para saan yung mga wax, that is for our pen. So etong wax na to ay napipil siya. Ayan, pwede nyo siyang ipil kasi yan yung gagamitin natin para makuha yung mga diamond. So, i-pinch nyo lang na ganyan, tapos makukuha na yung wax, makikita nyo butas na. So, dahil may non-slip mat tayo dito, gagamitin natin to para sa ating mga plate. Ito na lang gamitin natin, or sige, ito na lang gamitin natin para sa plate. Ito, dinidikit to sa mismong ganito. Yan, dinidikit siya sa ganito para ididikit nyo ganyan yung plate para hindi siya nagagalaw. Kita nyo ba? Yan o, di ba hindi siya nagagalaw? Tapos, syempre, ito, itatabi nyo to mga sis. Kasi, ito yung pinaka nagpa-protect sa kanya sa mga alikabok para mas, ano siya, mas madikit pa rin. So, ang gagawin natin ngayon is ita-transfer naman natin yung mga diamonds dito sa palette na ito. Open ko lang siya. Yung bawat linya na is 4 pieces. Unahin ko muna dito sa F. So, ito mga sis yung itsura. Ayan, tinanggal ko siya dito sa mga grupo na ito. Yan yung itsura niya. So, syempre, meron tayong ganito. Para mas madali natin siyang matransfer, gamitin natin to. Transfer ko muna siya dito, lahat. Tapos, ililipat ko siya dito. Para hindi to mapunta po. So, ganun lang din yung gagawin nyo sa lahat ng colors, tapos magsisimula na tayo. Okay, mga sisi, ang dami kong kalat. I already put the diamonds in the sky. Nalagay ko na yung diamonds dyan sa palette para dire-diretso na lang yung gawa. Pero, syempre, hindi ko tatapusin today itong diamond painting because mawawala yung excitement. So, tsaka yung hirap din ito, no? Sobrang dami. Tsaka iba't iba yung color. Maarte, bakit bagal magsalita? Tsaka iba't iba yung color, kaya mahirap siyang gawin at tapusin today. Okay, papakita ko na lang sa inyo kung paano siya gamitin. Yan yung mga plastic-plastic. Yan sa gelids. Nakalimutan ko palang sabihin mga sis na meron tayong tweezers here. And itong tweezers na to, ginagamit siya para kapag nagkamali ka, you will just pluck it and pluck it. Susubukan kong gamitin kung ano yung mga nandito. Uunahin ko yung letter C. Letter C is this one. So, unahin ko yung letter C. Ayan yung letter C. And ayan yung color niya. Yan, okay? Open lang, tapos lagay lang detail. Yan. Close it. Tapos, isi-shake-shake nyo lang siya mga sis hanggang sa magstay ang mga beads or mga diamonds sa kanilang lines. Ayan, nakikita nyo, diba, nakastay na sila. O, diba? Tapos ngayon, lalagay natin. Teka, angat ko to. Tapos, meron dyan, katulad ng sinabi ko kanina, nakita nyo naman na pinook ko na yung isang wax kanina. So, ayan na yung itsura niya. Yan, kung nakikita nyo may pink dyan, yan yung wax. Ngayon, bubuksan natin to. Yung iba gumagamit sila ng cutter dito. Eh, feeling ko kasi baka masira pag kinutter ko siya. So, hindi ko na lang gagawin yun. Bubuksan ko na lang to. Wala naman tong adhesive. Itong white sa gilid. Wala yung adhesive. Yung mismong paint lang ang meron. So, open natin siya. Yan, dikit natin dyan sa gilid. Then, let's pick it up. Yan yung itsura niya. Tapos, pluck it. Wow! Ang galing! Hindi nyo nakita! Ulit. So, ayan. Basta ganyan lang ang gagawin mga sis. Hindi nyo kasi makikita. Super layo nyo. Pero, ayan. Tapos, may nakikita kayong magkakadikit-detail. Ito, itong magkakadikit na yan. Yung letter C na yan. Ito yung gagamitin natin para makuha sila or malagyan sila. Gagawin ko, ipopoke ko lang ulit itong, ayan, ipopoke ko lang ulit to para makakuha siya ng waxes. Well, dami. Since malaki to, pag ganito yung gagawin ko kasi hindi siya kasha pag pa-horizontal. So, I already got the wax. Ayan yung itsura niya, pink, pink, pink. Ano, pink, diba? Ayan na yung wax, nakuha ko na yung wax. Kaya ngayon, ganito naman yung teeth, ito naman yung lalagyan natin.
So, ayan, nakuha na sila. 9 pieces ang kayang i-hold nitong mahaba na ito. Ngayon, didikit natin siya dito kung makikita niyo mahaba. Oh, ganun lang kadali. Tapos, ayun, ganun lang. Subukan pa ulit natin since, ay, simaw. Ayan, katulad ng ganyan. Kunyari, dumikit siya sa mali. You may pluck this. Ganyan. So, dahil natuwa ako, gawin ulit natin yung kanina. Dikit lang, diray. Pak! Diba? Ang galing. Ayan na, may mga nakadikit na. So, itutuloy ko lang tong side na to. Tapos, papakita ko sa inyo yung huling product natin na kung paano yun ginagamit. Okay mga CZ, para matapos na tayo, mapakita ko sa inyo kung paano nga ba gamitin yung mga natitira nating tools. Ayan, so di ba nakaganyan yan kanina? Ginanon ko siya ulit. Tapos, para ma-secure ang lahat ng beads after nyo mag-paint, gamitin nyo itong roller at iganyan nyo siya. By that, ma-secure yung mga beads or mga diamonds na in place lang sila kahit itabi mo sila. So, ayan. So, ayan mga CC, sobrang na-addict ako at tignan nyo naman ang aking workplace ngayon. Super gusto ko pa siyang ituloy, kaya lang baka wala akong magawa dahil mag-film pa ako later. Anyway, ayan, sana natutunan nyo kung paano siya gamitin. And kung gusto nyo bumili, PM nyo lang yung diamond painting. Sobrang satisfying niya mga sis, nakaka-addict talaga. Once na nasimulan nyo, gugustuhin mo pang umulit. So, ito, hindi ko alam kung kailan ko ito itutuloy, pero... Kung gusto nyo makita na ginagawa ko to, punta kayo sa aking Facebook account. Mag-upload ako doon ng mga update about dito and habang ginagawa ko siya. I'm sure magugustuhan yung mga sis kasi kahit ako, sobrang nainganyo ako nung pinapanood ko to sa TikTok. That's all guys! Maraming salamat sa pagsama sa akin today. And sana natutunan nyo kung paano to gamitin. And thank you so much Diamond Painting PH. And I will see you on my next video kahit din nyo ko nakita ngayon. And spread your wings as wide as you can. Bye! Parang pintado.